Ay, teka, teka, lumalabas, lumalabas. Gusto lumabas, takpan muna natin. So, ayun guys, no, welcome sa akin second vlog. Eto, dito ituturo kong paano nga ba mag-alaga ng tarantula. Pero bago yan, i-hit mo muna yung subscribe button tsaka yung notification bell para updated ka kapag may bago kong bago kong video, no? Bago tayo magsimula, disclaimer lang, di po ako expert. Ang tuturo ko sa inyo dito, basic lang guys, no, na pag-aalaga ng tarantula. May iba-iba pa rin silang pag-aalaga, depende sa type ng tarantula, no? So, ayun, tara, let's go! Konting trivia muna, ang mga tarantula ay nocturnal. Ano nga ba yung nocturnal? Ibig sabihin, mas active sila sa gabi. Kasi kaya pansin ninyo guys, yung mga tarantula lagi nakatago, lagi nakahide. Kasi nga, mas active sila sa gabi. Mas prefer nila yung madidilim na lugar kaysa sa maliliwanag. Kaya pagka umaga, pansin ninyo, hindi sila gaano lumalabas sa kanilang enclosure. Nakatago lang sila lagi sa loob. Kasi nga, nocturnal sila. Yeah. Meron din tayong dalawang uri ng tarantula. Ang isa ay ang New World Tarantula at isa naman ay Old World Tarantula. Yung mga New World Tarantula, kadalasan yan makikita sa North and South America. Tapos yung mga Old World Tarantula naman, kadalasan yan nasa Asia, tapos sa Africa. Yan. Ayan yung, dyan matatagpuan yung mga iba-ibang klase ng species ng tarantula. New World at Old World. Pakita ko ngayon guys yung close-up look nila, tara. Ito guys ay isang example ng New World Tarantula. Pansinin nyo lang, mabubuhok sila dahil ayun yung defense nila. Nag-finiflick nila ng magkokos ng pangati sa ating katawan. Tapos di sila ganun ka-aggressive. Kaya maganda yung mga New World Tarantula sa mga beginner guys eh. Tapos guys, hindi rin sila ganun sobrang kabibilis gumalaw. Tapos guys, yung venom nila low lang. Dito naman tayo ngayon sa Old World Tarantula. Pansinin nyo, ay teka teka, lumalabas lumalabas. Gusto lumabas, takpan muna natin. Baka lumabas guys, wait lang. Ayun o guys, pansinin nyo yung Old World Tarantula, walang ganong buhok sa katawan. This is not advisable for beginner kasi malalakas yung venom ng mga tos, mabibilis gumalaw. Yan, maliksi. Tapos matatapang talaga, aggressive. Kaya ayan, ito ang Old World Tarantula. Kung meron tayong New World at Old World Tarantula, nabubulo na ako. Ayan guys, kung meron tayong Old World at New World Tarantula, meron din tayong Arboreal at Terrestrial. Ganito guys ang Terrestrial. Ayan, pansinin nyo, pahiga lang enclosure, tapos ito Arboreal, pataas yung enclosure niya. Ayan. At syempre guys, munti ko na malimutan to, ang Fossorial. Kailangan nito na mataas na substrate kasi burrower sila guys. Nabubuhay talaga sila sa ilalim ng lupa. Kaya madalang nyo makita tong mga to eh. Dahil panay silang nasa ilalim ng substrate nila. Ayan, pansinin nyo, swertihan lang lumabas siya. Nakapit pa yung nakalabas. So na-explain ko na sa inyo yung konting background tsaka yung konting knowledge about... Ano ka ba dyan? Sumusuksok. Ayan, na-explain ko na kung ano nga ba yung mga basic knowledge sa tarantula guys. Tara, start na rin tayong mag-alaga at ituturo ko na sa inyo to. Tara! Siyempre guys, no, kailangan natin sa pag-aalaga ng enclosure tsaka kokopit. Na-discuss ko na yun sa nakaraang kong video, kaya panoorin nyo na yun, no guys. Siyempre, unang-una sa enclosure, kailangan natin ng magandang ventilation sa tarantula. Kasi dito guys, makokontrol natin yung humidity sa loob. Kailangan natin ng top ventilation at side ventilation. Ayan, di ba? Kita nyo naman, ito pakita ko rin, no. May top ventilation siya. Yeah, tapos may side ventilation din. Ito naman guys, wala siyang top ventilation kasi yan parang considered as top ventilation na yun eh. Tapos ito yung mga side ventilation niya. Ayan. Tapos meron din sa kabila. Yan. Tapos guys, ito naman makikita nyo rin, no, meron siyang top ventilation. Yan sa taas, tapos may side ventilation din. Ayan, lahat sila ganyan lang din, no. Yan. Next naman tayo ito guys, kailangan importanteng-importante lalo sa mga sling. Yung pag-control ng humidity sa loob ng kanilang enclosure. Ito, pansinin nyo to guys, no? Pansinin nyo tong loob ng enclosure na to. Yung kalahati, basa. Tapos yung kalahati, tuyo. Ayan. Kasi guys, yung mga tarantula, para makapag-adjust naman sila, depende sa mood nila. Kung gusto nila ng dry na side, tapos ayan, makakapamili sila kung wet or dry na side. Ayan. Kasi guys, iba-iba din kasi yung trip ng tarantula, no? Parang tao lang din naman yan. Siyempre, may kanya-kanya din tayong mood. Ayan, no? Tapos, eto guys, meron tayong iba-ibang size ng tarantula dito, papakita natin. Para malaman din natin kung paano nga ba mag-alaga ng iba-ibang size ng tarantula. So, siyempre, mag-umpisa tayo ngayon sa mga sling, sa maliliit, no? Ayan, dito tayo mag-start.
Sa sling guys, kailangan lang maliit yung lalagyan para hindi sila mahirapan. Pag pinakain natin, hindi sila mahirapan kuhanin yung pagkain na ibibigay natin sila. Kasi pag masyadong malaki, mahirapan sila dun guys, no? Tapos guys, spray-spray lang din, no? Kalahating side, kalahating... kalahating side wet, kalahating side dry. Ayan, ganun lang din. Eto guys, spray lang tayo sa kalahati, no? Ayan. Para lang din ma-maintain yung humidity. Kasi guys, yung mga sling, moisture dependent yung mga yan, no? Kadalasan pag dry, pag wala silang source of water, bumibigay yung sling na mamatay, no? Kaya yun yung mali nung ibang keeper, no? Pag hindi nila alam yung tamang pag-aalaga, lalo sa mga sling, kasi yun yung mga, lalo yung maliliit na size, no? Yung mga 1.5 cm. Tapos dito naman tayo ngayon sa medyo malaki na, yung juvenile, ayan. Medyo malaki na to, kumbaga solid na yung size nito. Pero ganun pa rin yung pag-aalaga sa kanila, no? Kailangan lang din nating sprayan, no? Tapos ito guys, medyo maliit na nga siya sa enclosure niya, kaya kailangan ko na rin silang ilipat, no? Spray lang din natin yung kabilang side nito. Kasi guys, ang ideal na size ng enclosure ng mga tarantula ay triple ng kanilang size, no? Tatlong beses na malaki sa size nila, ayun. Kaso ito, tingnan nyo guys, saktong-sakto na siya, no? Kawawa, hindi na makagalaw ng maayos, kaya re-rehouse ko na rin to, no? Naghanap lang ako ng malagandang lalagyan. Ito, spray lang natin yung kabilang side. Dahil dry na yung sa ano niya, yung substrate, kaya ayan. Teka, lumalabas na, takpan na natin. Kasi guys, no, wag na wag natin i-handle yung tarantula kasi madali silang ma-stress. Kaya hanggat maaari, hayaan lang natin sila for viewing purposes lang nga, kumbaga, yung mga tarantula. Hindi sila laruan na kailangan nating hawak-hawakan ko. Ayan, takpan na natin guys, no? Ayan, takpan ba? O, check natin mabuti, baka maipit yung paa guys dahil naka-experience na ako ng ganun. Dito naman tayo ngayon sa mga adult na tarantula. Ano nga ba yung mga kailangan dyan guys? Kailangan lang nila ng, eto guys, pakita ko sa inyo. Kailangan lang nila ng height tsaka ng water dish, no? Importante yan. Kasi guys, yung mga tarantula nga, mahilig yan sa madilim kasi nocturnal sila, kaya kailangan natin ng height, no? Sa arboreal ganyan. I mean sa terrestrial. Eto naman sa arboreal, kailangan natin ng height na patayo. Diyan sila magtatago na, ayan, no? Pansinin nyo. Diyan sila magtatago sa anchor point nila. Kumbaga, sinasaputan kasi nila yan tapos ginagawa nilang taguan. Yan. Ayun, pansinin nyo sa loob mo, nakatago siya, no? Yan, guys. Tapos dito naman, di ganong advisable misting dapat dito. Lagyan natin ng yung water dish niya, yan, no? Pansinin nyo, di ba nilagyan ko ng tubig yung water dish? Ganun lang, guys, no? Dito kasi nawali water dish, natanggal. Di ko pa nakakapit. Tapos naman ito guys, kung ano nga ba yung mga magagandang ipakain sa tarantula. Pero bago ko i-discuss yung mga pagkain, ito muna ang kailangan natin, tweezer na 12 inches long to eh. Kailangan kasi mahaba guys para maingat, kasi baka mamaya kumagat yung tarantula, kamay nyo yung makagat, no? So ito ganyang kalayo oh, yung pagkain sa kamay natin. Tignan nyo to, sample feeding tayo. Ayan oh, malayo yung kamay ko sa mismong tarantula, di ba? Sa kakainin niya, para safe. Yun, sinunggaban, no? Oh, diba? Ang galing, no, guys? Kaya dapat ganyan kahaba yung tweezer na gagamitin natin sa pagpapakain sa tarantula, guys, no? Kailangan kasi, guys, ingat, no? Ingat, yan. Doble ingat sa lahat. After naman nating magpakain ng tarantula, guys, check nyo yung enclosure niya. Kasi, guys, may mga tera-terang pagkain yan sa loob. Ayan, no, pansinin nyo yun sa akin, no? Ayan, no, ayan, ayan. Focus lang, focus. Wait, ayan. May tirang pagkain yan, no, guys? Ayan, kasi nasasanhin ng molds yan, tsaka mites, no? Tapos ito, poop yan. Pupo nila, yung puti. Kaya huwag kayong ma-alarma dyan. Pero ayan, guys, nasasanhin ng molds yan, no? Tapos mites. Pwedeng makamatayin sa tarantula natin, kaya alisin natin yan, no, guys? Ulitin ko lang ulit, hindi ako expert. Lahat ng sineshare ko sa inyo dito, lahat ng binibigay kong tip ay nakita ko lang din sa internet, ni-research ko sa mga tropa ko na mga nagtuturo, tapos sa iba-iba pang vlog sa internet ay natutunan ko lahat to, no, guys. And ang mga binibigay kong ito ay in general tip, guys. Iba-iba pa rin yung requirements ng mga tarantula, depende sa species, depende sa pinanggalingan nilang lugar. Yan, iba-iba guys, marami tayong dapat i-consider, pero ito guys, binigyan ko lang kayo ng basic tip sa pag-aalaga. So ito guys, patapos na tayo. Tignan na lang natin kung ano nga ba yung mga pinapakain ko sa tarantula ko. Ito na sila guys. Ito yung mga pinapakain ko ngayon sa aking mga tarantula. Ayan. Tapos ito, mag-umpisa tayo ngayon sa worm. Syempre ito hindi mawawala sa mga keeper. Ito halos karamihan nagpapakain ng worm eh. No? Pansin ko lang. Ito yung worm. Super worm. Ayan. Tignan nyo, dami no. Ayan. Guys, di ako nagbibreed ng super worm guys. Bumibili lang ako kasi medyo nakakatamad magbreed ng worm eh. Pagtatransformin po pa kasi sila into beetle.
bago sila maging bago sila maglay ng mga eggs nila, no. So ayan, takpo na natin, pinakita ko lang. Tapos guys, kung napansin nyo pala to, ito pala isang heat mat, no. Ginagamit to guys, lalo ngayon malamig yung panahon, kailangan kasi ng warm weather or warm temperature ng mga cockroach, ayan, para makapagparami sila at maglay ng eggs. Ayan, kaya bumili ako niyan, no. Tapos guys, ito yung Blatta lateralis. Ayan siya, tingnan lang natin. Medyo konti pa sila kasi nga hirap magpadami ngayon, no guys, kaya bumili ako ng heat mat. Kabibili ko lang nito kaya di pa sila ganong dumadami ngayon, guys. Ayan, pansinin niyo sila, no. Ayan sila. Yung pa iba nasa ilalim, no. Ayan yung mga pinapakain ko, lats, Blatta lateralis, no. Tapos ito guys, next naman tayo dito ngayon. Ito naman guys ay isang Dubia roach. Ayan, buksan lang natin siya para makita nyo yung Dubia roach. Pagmasdan lang natin. Ayan. Ayan sila guys, no. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, mainit-init pa yung loob. Ito guys, no, yung Dubia roach. Buksan lang natin sa pinakailalim. Ayun, ayan. Ayan yung mga Dubia roach guys, no. Isa din to. Ito yung pinakamaganda para sa akin na ipakain sa mga tarantula, no. Ayan, sila yung pinaka-nutritious. Tsaka yung maraming nutrients pag pinakain sa tarantula natin, no. Kasi ito guys, pinapakain din to sa mga reptile, no, sa mga gecko. Ayan. Ayan sila yung mga Dubia roach. Tapos guys, ito pa yung isa kong pinaparami ngayon. Hindi ko pa sila pinapakain, pero pinapwede rin tong ipakain sa tarantula. Ito guys, no, yung mga Madagascar hissing cockroach. Ayan, no guys, no, yung mga Madagascar hissing cockroach, or tinatawag din hisser. Ayan. Sa susunod kong video guys, magtuturo ako paano nga ba mag-breed, mag-alaga ng mga ganitong ibis, no. So ayun, abangan nyo. So ayun lang guys, no, isa na namang vlog ang natapos. Ayan, sana guys marami kayo napulot na aral, marami kayo natutunan dito sa aking simpleng vlog. Ayan, sana patuloy nyo pa rin akong supportahan, no. Inuulit ko lang, hindi ako expert guys, no. Ayun lang, gusto ko lang makatulong sa inyo. Tapos ayan guys, kung di pa kayo napag-subscribe, hit nyo muna yung subscribe button tsaka yung notification bell, kasi mag-upload pa ako ng maraming video para mas updated kayo. Time! Ayun guys, no, maraming salamat, no guys. Next time na lang ulit tayo magkwentuhan. Tara, peace yo!